And finally, nakalock na po yung Facebook profile natin. Mas secured na yung Facebook account natin at ganun lang po kabilis yun. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo at kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano ilock ang ating mga Facebook profile. Yes, may bagong update na kasi Facebook at pwede na ulit mag-lock ng Facebook profile ngayon. Pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Meron nga po akong good news sa inyo dahil nga available na at pwede na ulit yung pag-lock ng Facebook profile ngayon. Yes, tama yung narinig mo, may bagong update nga si Facebook at kasama dito yung profile locking. At kung gusto mo na malock yung Facebook profile mo, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Yes, may bagong update nga po si Facebook at nagbabalik na at available na po ulit yung lock profile. Kaya ituturo ko sa iyo ang mabilis na paraan kung paano nga ba malock ang Facebook profile. Tara, simulan na natin. Ang unang step ay buksan po muna natin ang ating Facebook account. Para makapag-lock po tayo ng ating Facebook profile, ang simpleng reminder ko lang po sa inyo ay pumunta po muna kayo sa inyong Google Play Store. Dito po ay search lang po natin yung Facebook at dapat ma-make sure po natin na updated po yung Facebook application natin. At kapag updated na ay simulan na po natin. Pindutin lang po natin yung tatlong line sa gilid, makikita po natin dito yung Facebook profile natin at pindutin lang po natin yan. At kung makikita nyo po dyan ay normal pa rin yung Facebook account ko at syempre ilalock po natin yan. Ang next step na kailangan po natin gawin ay pindutin lang po natin yung tatlong bilog sa gilid. At dito, makikita nyo po agad na available na nga po yung lock profile sa ating Facebook account. At yes, ayan po yung bagong update na binigay po ni Facebook sa atin para ma-secure po ang ating Facebook account. Nagbabalik na nga po yung paglalock ng ating Facebook profile. At para malock po natin yung Facebook account natin ay pindutin lang po natin yung lock profile. At dito may nakalagay po na lock your profile. Make your photos and posts more private in one step. At lagi ko nga sinasabi na sana bumalik na nga yung lock profile at ito na nga pinagbigyan na po tayo ni Facebook. Ang kagandahan kapag nakalock po yung Facebook profile natin ay hindi po makikita ng ibang tao na magwi-visit ng Facebook account natin yung mga pictures, posts and stories or my day natin sa ating Facebook profile. And also, makakaiwas po tayo sa mga stalkers dahil hindi nga po pwedeng ma-screenshot yung mismong Facebook account natin. At dahil available na po sa Facebook account natin, ay pindutin lang po natin yung lock your profile. And finally, nakalock na po yung Facebook profile natin. Mas secured na yung Facebook account natin at ganun lang po kabilis yun. At dito, pindutin lang po natin yung OK na nasa baba at makikita nyo po agad dyan na may nakalagay sa Facebook account nyo na you lock your profile. At dahil finally, nakapag-lock na po tayo ng ating Facebook profile, ngayon naman po ay papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung lumalabas sa screen ng mismong nag-visit ng Facebook account ninyo. Lalo na dun sa mga strangers or sa mga stalkers na nagtatry na i-visit lagi or bisitahin yung mismong Facebook account mo. At dahil nakapag-lock na po tayo ng Facebook profile natin kanina, ayun po yung gagamitin natin na example. So dito i-search ko lang po yung Charity Hano, yan. Nakalock na po yung Facebook profile nito kanina at dito itatry natin kung ano nga ba yung lalabas sa screen kapag pinindot po natin yung mismong Facebook account niya. Kung nag-i-screen record po kayo kagaya ko na ginagawa ko po ngayon, ay ganyan po yung lalabas. Automatic po yan, naka-black screen at wala po kayong makikita na kahit ano. Kagaya nga po na sinabi ko kanina ay bawal nga po i-screenshot yung mismong nakalock na Facebook profile niya. At dahil nakalock na nga yung mismong Facebook profile niya ay wala na po tayong makikita ng mga photos, pictures or any stories sa kanyang Facebook account. At in case lang naman na ayaw mo na na-lock yung mismong Facebook profile mo, ang kagandahan sa feature na ito ay pwede mo itong ibalik sa dati na public or i-unlock mo yung mismong Facebook account mo. Babalik ka lang ulit dun sa steps na ginawa natin kanina at makikita mo po dyan yung unlock button. Pindutin mo lang po yan at may lalabas na unlock your profile. Your settings will return to the way they were before you lock your profile on March 28, 2024. Ang ibig sabihin lang po nito ay babalik na po sa normal or sa dati yung mismong Facebook account mo na hindi po nakalock. At kapag gusto mo po yun ay pindutin mo lang po yung unlock your profile na nasa baba. At ayan, you unlock your profile. At syempre nakapublic na ulit yung mga posts, pictures, stories, or my day mo sa mismong Facebook account mo. Pero kung para po sa akin, ay syempre mas maganda po talaga kung nakalock po ang ating mga Facebook profile. Unang-una ay mas masisecure po natin ang ating mga Facebook account laban dun sa mga nag-visit ng Facebook account natin na hindi naman natin kilala. May iwasan na makita nila yung mga dating posts natin, pictures, my day, and stories po natin sa ating Facebook account. Kaya kung gusto nyo pong naka-private yung mga nakalagay sa mismong Facebook account ninyo ay mas magandang option yung pag-lock ng Facebook profile.
Ang simpleng reminder ko lang po sa inyo ay hindi pa po lahat nabibigyan ng access sa pagkakaroon ng lock profile. Kaya possible po na yung kakilala mo, kamag-anak mo, kaibigan mo ay meron na silang mga lock profile sa kanilang Facebook account pero ikaw wala pa. Kaya ngayon, ang maya-advise ko po sa iyo ay lagi mo pong i-make sure na updated po yung Facebook application mo sa Google Play Store. Kung nagawa mo na yung pag-update sa Google Play Store pero wala pa rin lumalabas na lock profile ay okay lang po yun. Kailangan na lang po talaga natin maghintay kung kailan nga ba ibibigay ni Facebook sa atin yung pagkakaroon ng Facebook profile locking. And also, mas maganda po kung palagi mo pong i-check sa tatlong bilog sa gilid. Yes, mas maganda kung na-check mo kung available na nga sa Facebook account mo yung pag-lock ng Facebook profile. At ganun lang po ka simple at kabilis kung paano nga ba i-lock ang ating mga Facebook profile. Nakakatuwa nga yung bagong update ni Facebook dahil kasama na po dito yung profile locking. Alam naman natin na maraming ang naghahanap kung paano nga ba mag-lock ng Facebook profile at buti naman pinagbigyan tayo ni Facebook. Again, ang simpleng paalala ko lang po sa inyo ay hindi pa po available sa lahat ng Facebook user yung profile locking. Tama ka po nang narinig, hindi pa po available sa lahat kundi by batch pa lang po ang binibigyan ng access sa pag-lock ng Facebook profile. Possible po na yung mga kakilala mo, kaibigan, kapamilya, kamag-anak mo ay meron na silang lock profile sa kanilang Facebook account at tayo wala pa. Or ikaw wala pa. Kaya ang simpleng may advice ko po sa inyo ay pumunta po muna kayo sa Google Play Store, i-search nyo po yung Facebook application at make sure lang po na updated yan. After po nyan, ay kailangan na lang po natin maghintay kung kailan nga ba tayo magkakaroon ng access sa lock profile. Ang kagandahan lang po sa update na to ay mas pinatibay po yung security pagdating sa ating mga Facebook account. At dahil nga konti-konti nang binibigyan ng access ni Facebook yung mga Facebook users sa lock profile, meron tayong assurance na sa susunod mabibigyan po tayo. Ang magagawa na lang po natin sa ngayon ay i-update yung Facebook application natin at maghintay. Again, malaking tulong po yung pag-lock ng ating mga Facebook profile para sa ating security. Number 1 ay hindi na pwedeng makita yung mga pictures, photos, videos, and stories sa ating Facebook account. And number 2, maiiwasan na po yung mga stalkers dahil hindi na pwede may screenshot yung Facebook account natin. At ayun lang po yung simple tutorial natin sa araw na to at sana meron ko pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa my comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na makikita mo dito. At before po matapos yung video natin sa araw na to, ay may gusto muna akong i-shoutout. Shoutout nga pala sa Si Maya Garden Resort at kay Ate May Cambacanlas. At kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love!